Pinangunahan ng South Central Luzon Conference at Mindoro Satellite Field Office ang pagsasanay o evangelism training na isinagawa sa Ligaya Seventh-day Adventist Church sa Blayan Occidental, Mindoro. Ang naturang pagsasanay ay naghatid ng pagpapala sa nasa 200 mga leader ng Adventist Churches sa buong Occidental Mindoro area. Ang balitang may pag-asa, hatid ni Dana Hilario. Ang area ng Occidental Mindoro ay nagkaroon ng evangelism training sa pangunguna ng mga opisyales ng SCLC at ng MSF dito sa Ligaya Seventh-day Adventist Church. Ang nasabing training ay dinaluhan ng tinatayang nasa 200 na mga head ng Departamento ng Family Life, Music Ministry, Women Ministry, at ng mga elders. Dinaluhan din ng mga area district pastors at mga opisyales mula sa SCLC at MSF. Layunin ng nasabing training ay upang maipabatid sa mga heads ng mga nasabing departamento ang kani-kanilang mga gampanin sa ministeryo ng ating Panginoong Diyos. Ang mga kababaihan ng South Central Luzon Conference ay may mahalagang papel na gagampanan para sa pangangaral ng Ebanghelyo. Sapagkat hindi lamang mga kalalakihan ang tinawagan ng ating Panginoon, kundi lahat ng mga tao, babae man o lalaki man. Sumunod na nagbahagi ay si Pastor Neptali Fofue patungkol sa year-round evangelism at mga pamamaraan ng pagpapangaral ng salita ng Diyos. So ang ating pangaral ay minsan lamang, let's say, first quarter, second quarter, third quarter, napakaraming mamatay na hindi makakakilala sa Panginoon. Kaya we must preach the gospel in seasons and out of season. Samantalang ang gampani naman ng isang pamilya sa pagtatapos ng gawain ng Panginoon ang ibinahagi ni Ma'am Mary Christine Caspe. Isa sa mga layunin ng programang ito ay upang ma-equip, ma-educate ang ating pong mga kapatid, especially ang ating mga pamilya na makibahagi sa gawain ng Panginoon, especially sa disciple-making process. Ibinahagi naman ni Pastor Joel Caspe ang mga prinsipyo ng pagiging isang mabungang disipulo. Bilang mga leaders ay ating ipinapayo na magkaroon ng personal na pakipag-ugnayan sa Panginoon sa pagitan ng panalangin. Marugdod na panalangin sa pag-isandata bago tayo humayo. Planong GLOW para sa pagpapangaral ay ibinahagi naman ni Pastor Lemuel Fadriquela. May sama-sama sa lugar na ito para himukin ang mga kapatid na sama-samang gumawa. Actually, ang GLOW ay isang acronym. Nangulang Go Light Our World. Isang gawain na lahat ay inihimok na makisangkot. Total member involvement. Ang training na isinagawa ay iilan lamang sa mga paghahanda para sa pagpapangaral ng mabuting salita ng ating Panginoong Diyos. At nawa ang bawat isa ay maging isang ilawang nagniningas sa gitna ng kadiliman para sa mga taong hindi pa nakaririnig ng pabalita ng ating Panginoong Diyos. Mula rito sa Ligaya Seventh-day Adventist Church, para sa balitang may hatid pag-asa, ako si Dana Hilario para sa Hope Today NTUC News.